Magandang araw muli mga mag-aaral. Ating aralin ngayon sa Filipino ikatlong baitang ay tungkol sa pagbibigay ng paksa o tema sa kwento. Ano nga ba ang paksa? Ang paksa ay tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. Ang paksa ay tinatawag din na simuno sa pangungusap. Narito pa ang mga ilang kahulugan ng paksa. Ang paksa ay maaaring tumutukoy sa tao, bagay, hayop at pangyayari. Ang paksa ng isang kwento ay tumutukoy sa kabuang ideya, kaisipan o nilalaman nito. Dito umiikot ang kwento, dito din nabubuo ang kaisipan ng manonood. Ito rin ang itinatampok ng mga grupo ng salita. Narito ang mga halimbawa ng paksa. Unang bilang, kwento ng pagong at ng matching. Kalawang bilang, si Dr. Ceresal. Katlong bilang, ang dalawang oso. Kapat na bilang, ang kwento ni Maria Makiling. Kalimang bilang, ang alamat ng saging. Basahin natin ang mga halimbawa pa ng paksa. Basahin at unawain. Ngayon naman, ibig kong sabihin ninyo ang paksa o tema ng mga sumusunod. Basahin at unawain bago sabihin ang paksa o tema ng mga sumusunod. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paksa o tema? Ang paksa ng isang kwento ay tumutukoy sa kabuang idea, kaisipan o nilalaman nito. Dito umiikot ang kwento, dito din nabubuo ang kaisipan ng manonood. Ito rin ang itinatampok ng mga grupo ng salita.
panuto, isulat ang paksa o tema sa inyong sagutang papel. Pero bago yon, basahin ninyo muna ang maikling kwento bago isulat ang paksa o tema sa inyong sagutang papel. Basahin at unawain ito. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng paksa o tema mula sa binasa ninyong kwento. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching.